Magandang araw mga kagresikap. Kumusta? Ang tagal ko nang hindi nakapag-upload sa channel ko. Busy lang talaga. Kaya ngayon lang nakapag-upload ulit. Dami ko nang tambak na videos na hindi ko pa na-upload. Mag-abuno ako ngayon ng dalawang sako ng 17017 at isang sako ng 060 o 0060 putas. 40 days after transplanting na ang palay ko ngayon. Top dress na po ito para maganda ang bunga ng aking palay. Ang kagandahan ng 17017 o top dress mga kagresikap na ihalo sa 0060 ay hindi masyadong bumirdi ang kulor ng dahon. Katamtaman lang. Maganda kasi ang bunga ng palay kapag hindi masyadong birdy ang dahon paglabas ng bunga. Naranasan ko na rin dati na birding-birdy ang dahon ng palay paglabas ng bunga. Magandang tingnan, pero sa anihan, kunti lang ang maisako. Maraming ipa, maraming uhay o butil ang walang laman. Kasi nasubukan ko na rin dati na mag-abuno na walang tubig. Kasi aasa lang kami sa ulan. Salud ulan lang po ang aming area. Minsan kapag umabot na ng isang buwan hindi na umuulan, wala nang talagang tubig na dadaloy sa mga kanal. Kaya sa panahon ng top dress, mapilitan kaming magsabog ng abuno kahit walang tubig. Kaya naobserbahan ko kung anong mas magandang bunga ng palay, ang birding birdie na dahon o yellowish or dilaw ang dahon. Kasi kapag walang tubig, ang hindi matamaan ng abuno ay dilaw ang dahon ng palay. Maganda talagang tingnan kapag birding birdie ang dahon paglabas ng bunga. Hitik na hitik tingnan. Pero kapag umpisya nang yumuko ang uhay ng palay, panahon ng malagatas or may laman na, ang ibang butil ng palay ay walang laman, naging ipa. Kaysa dilaw na ang dahon ng palay, halos may laman lahat hanggang batok. Makinis tingnan ang bunga, lalo na kapag nag-spray tayo ng fungicide kapag nagbunga na ang ating palay. Mabigat pa ang timbang ng palay. Lagi kasi akong nag-obserba bawat taniman kung ano ang mas maganda, kung saan mas masagana ang ani. Kaya mas maganda ang maagang top dress ng palay para paglabas ng bunga, pakupas na ang epekto ng abuno. Alalayan na lang natin ng pulyar mga kagrisikap para maganda pa rin ang dahon ng palay. Mintin ang kagandahan ng dahon para maganda ang bunga. Ang ginawa ko mga kagrisikap ay inabunuhan ko ulit ng isang sako ng 2100 kapag umpisa nang yumuko ang uhay ng palay. 85 to 90% para maintain ang color
ang dahon ng palay. May laman hanggang batok. Napakabigat pa ang timbang ng palay. Okay lang abunuhan ng amonyum o 2100 kapag yumuko na ang uhay ng palay. Kasi alam naman natin na madali lang ang epekto ng 2100. 10 days mawala na. Tama lang maani ang palay, kupas na ang abuno. Kupas na ang abuno pero nananatili ang lintog ng butil ng palay. Kaya panalo tayo sa bigat ng ating maani. Yun lang muna mga kagrisikap. Hanggang sa muli. Bye-bye. Salamat mga kagrisikap sa panonood at pagsubaybay. Hanggang sa muli.